Subukan ninyong imaginin itong lugar na ito. Mainit, siksikan, tapos sa sobrang siksikan, yung mga mukha ng mga tao parang halos magkakapalit-palitan na. Naiisip nyo na ba kung anong lugar itong nilalarawan ko? Pwes, ibahin nyo itong lugar na pinuntahan ni Katrina Son. Magara, maluwag, at napakamoderno. Alamin yan sa kanya ula. State of the art and 9-story building. Land area, spacious, 2,500 square meters. My fully functional elevators. My generator at solar panel para hindi problema ang power interruption. Total price, 429 million pesos. Pero bago pa kayo tuluyang malula mga ka-homebody, hindi ito isang magarang condominium unit. Ang place reveal, ahem, in style ninyo ring malalaman. Sa isang Shalang Coffee Shop dito. Chill na chill ang vibes, ano? Akala nyo, nasa isang coffee shop ako, pero alam nyo ba na nasa loob ako ng isang piitan dito sa Metro Manila. You heard it right, mga kabrigada. Ito ang bagong Mandaluyong City Jail, marahil ang pinaka-high-tech na kulungan ngayon sa bansa. Tamang-tama sa City Living, este sa City Jail Living. Ayon kay Jail Superintendent Lino Soriano, congestion o pagsisiksikan ang pinakamalaking problema hindi lang ng Mandaluyong City Jail, kundi ng iba pang mga piitan sa buong bansa. Sir, kanina nang galing yung idea na gawin po ito? Yung pong idea po na ma-develop po yung jail natin, ito po yung collaborative effort ng local government and national government. Ito po ay para solusyonan po, yun nga po, yung congestion rate nga po dito sa Mandaluyong. And at the same time, mabigyan po ng maayos na kalagayan yung mga persons deprived of liberty para po sa kanilang development programs. Pero sir, di ba yung jail dati dito yung parang pahalang, tapos ngayon pataas na, yung idea na ganun po na gawin? Yung pong idea ng development ng jail dito po sa tinatawag nating urban setup po. No? Most of the jail na nakikita po natin sa mga rural areas, horizontal po yung development. Malaki po yung land area. Now, dito po sa setup ng Mandaluyong City Jail, yung pong lupa na galing po sa local government po natin na 2,500 square meter, dun po itinirik yung 9-story building po ng bagong jail facility. Vertical na po yung improvement ng jail natin para po mas lalong magkaroon ng mga dorms at ma-accommodate po yung mga PDL. Simula raw na maipatayo ang lumang gusali ng City Jail sa Mandaluyong. Kaya lang daw nitong tumanggap ng hanggang 100 PDL. Pero simula noong ilunsad ang War on Drugs ng Administrasyong Duterte, lumobo raw ang bilang ng kanilang mga PDL. Umabot ito sa halos 1,000 PDL. Ito raw ang isa sa mga dahilan kung bakit naisip nila na imbes na palaparin ang land area ng City Jail, pataasin na lang ang gusali ng piitan. Para maisakatuparan ang proyektong gawing modern ang Mandaluyong City Jail, sa tulong ng Build, Build, Build project ng Duterte Administration, pinondohan ito ng 429 million pesos. Nagsimula po yung development ng Mandaluyong City Jail na may layuning masolusyonan po yung congestion po dito sa lumang pasilidad ng Mandaluyong, kung saan po umabot na po ng 722% yung congestion rate po doon po sa lumang pasilidad. Taong 2015 po, na-conceptualize po yung paggawa ng bagong pasilidad. 2017, nagkaroon po ng consultative meeting between the national and local government at saka po yung Office of the Congressman. From there po, naponduhan po yung budget. At the same year, in-start po yung construction. Sa loob po ng 4 na taon, mula po 2017 hanggang 2021. And noong July 27, 2021 po, na-inaugurate na po yung bagong building natin. Dahil sa naging tagumpay ng proyekto nilang ito, may mga ilang LGU rin daw ang nagsasagawa ng jail modernization program. Meron pong dinidevelop na jail ngayon yung Quezon City. Alam ko po yun po inabot po ng hanggang 5th floor. Ipinakita sa amin ni Jail Warden Soriano ang ilang facilities ng kanilang high-tech na jail. Mula sa ground floor, pwedeng sumakay ng elevator papuntang 9th floor sa kanilang activity area.
Ma'am, nandito na po tayo sa 9th floor. Nandito po ang sports and recreation po ng mga PDL natin, kung saan doon po ginaganap yung sports activity ng mga PDL. Ma'am, dito po yung multi-purpose court ng Mandaluyong City Jail. Dito po ginaganap yung iba't ibang sports activity. Ma'am, nandito na po tayo sa 8th floor. Nandito po yung Music and Arts Center. Dito po pumupunta yung mga PDL na meron pong interest sa larangan ng musika at singing. So, nandito na po natin hinahan yung talent ng mga musician natin, mga tumutugtog po ng mga instrumento, kumakanta. And at the same time naman po, yung po mga painting po na nasa kaliwa ninyo, yung po mga paintings nila ay pinakakakita po ng mga PDL natin. Lahat po ng mga instrument po dito ay donation po galing from the community. May piano, meron po para sa keyboard, meron po para sa mga magbabanda, gumagamit ng bass and electric guitars, and yung ating po mga acoustic player and acoustic singer. Magagaling po yung mga yan. Dati na po tumutugtog sa labas. Bukod dito, sabi nyo may nagpe-painting din. Opo, sa part po na ito, yung pong pinagkakakitaan naman ng mga PDL natin na meron siyang talent and skills po sa pagpipinta. Ito po, nilalagay po natin yung mga paintings nila doon po sa ibaba sa ating souvenir shop, yung nandun po sa ground floor. And sumali na rin po kami sa ilang exhibit ng mga paintings po. Yung nakaraan po, yung exhibit po sa Mega Mall. Ang bawat palapag ng City Jail, bantay sarado ng mga CCTV cameras na minomonitor nila sa kanilang situation room. Minomonitor din dito ang paggalaw ng lupa sa mga nakaambang paglindol. Mula rin dito, nakokontrol via computer ang lock sa bawat selda ng City Jail. Dahil sa teknolohiya na halos ang nagpapagana sa kanilang piitan. Kusa itong bumubukas sa isang click lang ng mga jail guard. At sa oras na magkaroon ng malawakang power interruption, may generator at solar panel backup ang kanilang buong piitan. Kaya sigurado raw na walang PDL na makakatakas. Nakatitipid din daw ang kanilang kulungan sa paggamit ng tubig. Dahil ang gamit nilang panlinis sa kanilang pasilidad ay galing sa tubig ulan. Iniimbak ang rainwater at dumaraan sa isang filtration system para matanggal ang mga dumi nito. Kumpara sa ibang piitan sa bansa, hindi raw siksikan ang mga PDL sa loob ng isang selda dahil bawat PDL ay may sariling higaan sa triple-decker na higaang ito. Isa sa kalaban ng mga PDL ang pagkaburyong dahil sa malayo sa pamilya. Kaya nagsasagawa rin sila ng mga programang nagbibigay aliw sa kanilang mga PDL. Ma'am, syempre ang hawak nyo, yung mga female na mga PDL, ano po ba yung kaibahan nun nung sa male? Katulad po ng mga livelihood po nila, katulad din po ng mga activities nila. Every month po, nagkakanda kami ng mga national celebrations like February, Month of Love. Sa ngayon pong March, Women's Month po, yan. Sa katunayan po, meron po kaming Search for Binibining Manda CJFD. Ayan po. Kaya naman, meron din po silang recycled gown na mga ginawa. Kanya-kanya na approach, paano nila magagawa yun. Kumbaga parang na rin po, kung sa tunay na buhay, paano sila didiscarding yung ganun po, with their limited resources. Wardress, kasi sabi mo kanina, parang gusto mong i-empower din sila. Ano-ano po ba yung mga aktibidad para sa mga female din na mga inmates po? Meron po silang mga painting activity, yung mga dance troupe po. Sumasayaw din po sila, nag-zumba po kami dito, tapos tinitingnan ko sino yung mga magagaling sumayaw, sino po yung may mga potential. Doon kami nakabuo ng dance troupe po nila. Pero kahit daw high-tech ang kanilang piitan, mas ipinagmamalaki raw nila ang pinaka-importanteng bahagi ng rehabilitasyon para sa mga PDL, ang kanilang aftercare program. Ibig sabihin, kahit laya na ang dating inmate, may mga programa pa rin para sa kanya bago ganap na makabalik sa mundo sa labas. Isa sa mga nakatamasa nito ang artist na si Renante, aka Don Palos, dating PDL sa Mandaluyong City Jail. Gawa ni Renante ang ilan sa pinakamahusay na charcoal portraits na nakadisplay dito sa kanilang souvenir shop. Meron po kami mga inilatag na aftercare program para po pansamantala
Habang naghihintay po sila ng pagkakataon na maka fully join doon po sa community natin, malesen po yung impact ng pag-stigmatize sa kanila, binibigyan po namin sila ng pansamantalang mga pagkakakitaan po para po pumarehas na sa buhay. Malaki po yung pagbabago rito, ma'am. Dito ko na natutunan yung paggawa ng charcoal. Ginaling ko pa ng ginalingan para mailabas ko yung talento. Yung mga natutunan mo bang ganyan, nakatulong? Kasi di ba lumaya ka na? Nakatulong ba sa'yo? Opo, ma'am. Malaki po, ma'am. Malaki po na itulong sa akin. Sa financial po, ma'am. Nagpipainting po ako, binabayaran po ako para sa pamilya ko. Kaya malaking tulong po sa akin yun, ma'am. Gaano ba kahirap para sa katulad ng PDL na lalayang muli? Medyo mahirap din po, ma'am, kasi tingin sa amin mga ano, di ba, pag-aling kang loob, sama ka na. Pwede pa magbagong buhay, ma'am, eh. Di ba? Ginawa ko yung mga ganun, ma'am. Pag-painting, tuloy-tuloy pa rin. At heto nga, alam nyo ba na may pasample rin sa akin si Reynante? Tingnan nyo naman, sino bang mas maganda? At ito raw, ginawa lamang niya ng isang gabi. Karaniwan daw, 3 to 4 days niya ginagawang isang larawan nga na ganito. Pero ito, isang gabi lang. Isa pa sa aftercare program ng Mandaluyong City Jail, ang kanilang munting bakery sa loob mismo ng pasilidad. Ang mga panadero rito, syempre, mga PDL din. Isa ang kanilang panaderya sa pinagmumulan ng kita ng mga PDL. Dito, inabutan namin si Bob, hindi niya tunay na pangalan. Isa siya sa mga panadero na gumagawa ng pandelino, ang pandesal na pampatalino. Fortified with malunggay ang pandelino na may palamang peanut butter sa loob. O, nung bago ka ba dito, alam mo na talagang gumawa ng pandesal. Kunti lang po natutunan ko, ma'am, na sa laya po ako. Dito ko lang po naranasan lahat ng paggawa ng ibang klaseng tinapay. Una po, nakulang dito. Malungkot po yung kalagayan ko dito kasi wala po akong nagagawa. Yung ganitong mga bagay, kasi nandito ka ngayon, nakakapag-gawa ka ng pandesal, malaki ba ang naitutulong nito sa'yo? Sa tulad ko po, dahil malayo pamilya ko po, nasa probinsya po. Habang nakulang po ako dito, bitrabaho po ako dito paggawa ng tinapay. Nakapagpadala po ako sa kanila. Kinikita ko po sa buwan dito, is 3,000 sa 1,000 po para sa pagkain ko pang araw-araw, panggastosin dito. Yung 2,000 na pinapamahagi ko po sa pamilya ko. Ang mga nailulutong tinapay ni Bob, ibinibenta ng mga dating PDL na wala pang mapasukang trabaho. Gamit ang bisikleta, iniikot nila ang buong Mandaluyong para maglako. Ano ba ang masarap na kasalo ng tinapay? Siyempre, kape! Meron din yan dito sa loob ng Mandaluyong Coffee Shop, este City Jail. Kung gusto mo namang mag-relax, pwedeng magpa-whole body massage sa kanilang TESDA Certified Therapists. At para sa mga gustong magpapogi, no problem din dahil dito to the rescue ang kanilang TESDA Certified ding mga barbero. Bukod sa mga kapwa PDL, suki ng kanilang one-stop shop ang mga City Jail personnel. Tinuturuan din nila ang mga PDL na mag-breed ng mga rabbit na pwedeng ibenta bilang karne. Sa halagang 1,000 hanggang 1,500 pesos, makakabili ka na ng live or processed rabbit meat. Coin lang po doon sa isang sinabi po ng isang Russian philosopher, Fyodor Dostoevsky. The degree of civilization can be judged by entering its prison. Papasok po tayo sa loob ng kulungan, makikita nyo po na marumi, siksikan, madilim ang isang kulungan. Maging makatao po yung pasilidad para po sa mga taong ito na pansamantalang pinagkaitan ng kalayaan na in-entrust po sa amin. Sooner or later, mag-jo-join po uli sa mainstream ng society ang mga taong pong ito. Kung ano po yung pagkakahubog natin sa kanila sa loob ng piitan, yun po sila paglabas. Sa dami ng mga issue tungkol sa ilang mga bilangguan sa ating bansa, hindi ba masarap makita na kaya naman palang maging makatao at moderno ang ating mga pasilidad? Dahil hindi lang ito lugar para ikulong at parusahan ang mga nakapiit dito. Lugar din ito para sila ay maireforma, makapagnilay-nilay at makapagbagong buhay. Ako po si Katrina Son, kasama sa isang brigada.